Grabe nga mga idol ang epekto neto ni LeBron James sa mga NBA fans. Ilang oras kasi matapos na ma-announce na siya ay maglalaro sa Seattle Pro-Am ni Jamal Crawford ay meron na agad NBA fan na naghihintay sa entrance ng paglalaroan ni LeBron. Halos isang buong araw pa ngang itatagal pero nakapila na nga itong isang NBA fan na ito. At nagka-camping pa yata mga idol, naka-tent. Mag-overnight yan for sure para nga hindi siya mawalan ng pwesto dito nga sa venue kung saan maglalaro si LeBron James. Well, for sure mga idol, taga Seattle itong NBA fan na ito at hindi pa for sure napapanood si LeBron James na dahil wala nang NBA team dito. At kung manonood naman siya ng NBA game ay kailangan niya pang pumunta sa ibang state, magbayad ng malaki para sa NBA ticket para lang mapanood si LeBron. Pero sa Pro-Am League na ito mga idol, for sure kagaya ng Drew League ay libre na nga. First come, first serve lang talaga. Kaya nga't pumila na itong NBA fan na ito. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan natin ang sinabi ng NBA scout kay Jalen Green. Sinabi niya mga idol, kaya nga daw neto ni Green na umabot sa Oladipo level bago nga siya mabombard ng maraming injury. At tinutukoy niya dyan mga idol yung All-Star season neto ni Oladipo na halos nag-average siya ng 23 points per game. Well, sa totoo lang mga idol, I could see Jalen Green doing much better than that. Ngayon kasi sa karir niya, sa first year niya sa NBA, 17 points na agad ang kanyang in-average. At alam niya ba, after ng All-Star game last season, ay 22.1 points per game na agad ang kanyang in-average, 1 point away, kagaya nung kay Oladipo. Kaya nga for sure mga idol, kayang-kayang lampasan ni Jalen Green ang expectation ng NBA scout na to. At feeling ko pa nga mga idol, kaya ni Jalen Green na maging NBA scoring champ. Pero nga ngayon mga idol ay pag-usapan na natin ang ating panguling balita na patungkol nga sa pagdodomina na itong tatlong Warriors player pagdating sa off-ball scoring. Ibig sabihin niya mga idol, yung mga catch and shoot, yon ang isa sa maraming example nun. At number 1 nga sa buong season mga idol sa off-ball scoring si Klay Thompson, 5.1 points per game. Pamangalawa si Steph, 4.2. Itong si Jordan Poole, panglima, 2.5 points per game. Yan nga mga idol ang patunay na itong tatlong ito ay hindi lang basta tumitigil sa court. Dahil nga sa kanilang magandang off-ball movement ay ito nagresulta nga mga idol sa pagdodomina nila dito sa statistics na ito. At alam din naman na siguro natin mga idol na yan talaga ang playstyle ng team ng Golden State Warriors na all about player movement at ball movement. At ito nga si Steph, si Klay at pati na rin si Jordan Poole ang nagbe-benefit dyan. Pero nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!